bumalik na muli sa dati ang buhay ni Ivana sa mansyon, wala nang masungit at wala nang among kinatatakutan nila. Dapat nga maging masaya na siya sa pagkawala nito, pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Sa dalawang semana na pagkawala ng amo niya sa mansyon, nakaramdam siya ng kulang sa buhay niya. Aaminin niya na miss niya ang presensya ng lalaki sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Hindi naman sila sobrang close ng lalaki para maramdaman niya yon. Pero yung mga ilang araw na nakasama niya ito, yon ang bumabagabag sa isip niya. Maaaring nagbalik pa muli si Diego sa mansyon pero ilang taon pang muli ang lilipas. Siguro ang don at donya na naman ang magbabakasyon dito sa susunod na buwan. May kakaiba talaga siyang nararamdaman sa puso niya na may isip na matagal-tagal pa bago babalik ang lalaki. Baka pagbalik nito may asawa na ito o di kaya siya naman ay hindi na rin siya nagtatrabaho sa mansyon nila. Who knows? Nakaupo siya ngayon sa isa sa silya sa room nila. Pumasok siya ngayon sa klase niya. Wala na siyang naging absent at wala na rin siyang na-miss na pagsusulit. Ayon sa guru nila, yung grado niya daw medyo nabawasan dahil doon. Pero wala na naman siyang magagawa. Lutang ang kanyang isip habang nakikinig sa discussion ng guru nila. Nakikinig ang tenga niya pero hindi maproseso sa utak niya. Wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi nito at ilang araw na rin siyang ganito. Nang matapos ang klase niya, hindi pa rin siya umalis sa upuan niya. Ito na ang huling klase sa schedule niya pero maaga pa naman sa tingin niya. Nasa alas 3 pa naman siguro ng hapon ngayon. Oy Ivana, may plano ka bang tatayo dyan? Sabi yon ni Cora na ngayon umupo na sa tabi niyang upuan. Di niya napansin na hindi rin pala to umalis sa sobrang lutang niya talaga. Ano kaya nangyari sa kanya? Ha, yun lang ang naging sabi niya. Ikaw Ivana ha, umamin ka nga, nagkagusto ka kay senyorito no? Simula nang umalis to, parati ka na lang wala sa mundo. Bigla siyang napailing sa naging sabi nito. Magkagusto sa kanya, wala yun sa isip niya. Kung namimiss, okay lang siguro, pero yung magkagusto, mukhang iba yun pakinggan. Ano? Sa senyorito, gusto ko? Hindi no? Bakit ako magkakagusto dun sa amo nating yun? Hindi kailanman naisip niya ang word na iyon. Huwag ka kasing parating wala sa mundo, obvious ka tuloy. Tukso nito sa kanya. Ikaw Cora ha, tigilan mo nga ako, hindi nakakatawa yung tukso mo. Sinamaan niya ito ng tingin. Huwag kang magalit. Biro lang naman yun eh. Pero baka lang ha, tama ako. Hindi ko ipagkakalat, huwag kang mag-alala. Tukso na naman ito ulit na kinadagdaga ng inis niya. Hindi niya alam pero naiinis talaga siya nang sabihin ni Cora na gusto raw niya ang among lalaki. Ikaw Cora ha, hindi na yan nakakatuwa yung mga biro mo. Huwag mo nga ako itulad sa'yo na halos lahat ng gwapo dito sa paaralan. Pinagpapantasyahan mo na? Sabi niya. Si Cora parating nagkukwento sa kanya na marami raw siyang crush dito sa paaralan nila. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo, Ivana. Birthday ni Jasmine ngayon at inimbita tayo sa bahay nila. Magtatampo raw kapag hindi tayo pupunta. Pag-iiba nito ng usapan. Si Jasmine isa rin sa babaeng kakilala at kaibigan nilang dalawa, si Cora. Pero dito lang sila sobrang magkasundo sa paaralan. Di gaya nila Cora na pati sa mansyon siguro dahil parati na silang magkakasama. May trabaho tayo Cora sa mansyon. Hindi tayo pupwede dyan. Ay sus, wala na sa senyorito, no? Hindi na ganun kabisi sa mansyon. Sige na, pumayag ka na. Ngayon lang naman, saka maaga rin naman tayong uuwi eh. Mga alas 6, nandun na tayo sa mansyon. Sasama na lang siguro siya rito. Para naman din mabawas-bawasan ang pagkakalutang ng utak niya. Sige, pero hindi tayo magtatagal dun ha? Sabi niya rito, naninigurado lang. Oo naman, baka mapagalitan pa ako ni Manang Emilia. Ako pa naman ang nagpasama sa'yo. Sabi naman ito na ikinakampante niya. Tsaka alam naman niyang hindi siya pababayaan ang kaibigan nito. Nandito sila ngayon sa purok nila Jasmine sa bahay nila. May table sa gitna doon na may nakalagay na soft drinks, pagkain at alak din. Tatlo lang silang nakaupo dito na Jasmine, tsaka si Cora at siya. 20 anyos na ngayon si Jasmine. Matanda lang to na ilang buwan sa kanila ni Cora. Nang pumayag kasi siya sa sinabi ni Cora, ay agad din nilang hinanap si Jasmine. Nang mahanap din naman nila ito ay nagtatalon pa ito at saka siya mabilis ng tungo sa papunta sa bahay nila. Sila lang Cora at Jasmine ang umiinom ng alak habang siya naman nagsasoft drinks lang at unti-unti kumukuha din ng pagkain. Mag-shot ka rin Ivana, konti lang naman eh, hindi ka dito malalasing, promise. Alok ni Jasmine sa kanya pero inilingan niya lamang ito. Hindi muna ako Jasmine, hindi kasi talaga ako umiinom kahit konti lang eh.
Tanggi niya naman sa alok nito. Ay sus, ito talagang si Ivana. Cora, no? Parati na lang talagang KJ. Kanina ka pa kasi tahimik dyan. Parang ang lalim ang iniisip mo. Napansin din pala nito, nalutang nga din siya. Ewan ko ba dyan kay Ivana, ano nangyari sa kanya? Bakit lutang na lutang yan? Si Cora yon, tsaka kinuha nito ang baso ng alak na inaalok ni Jasmine sa kanya, kaya siyang nag-alok noon. Sanay na rin kasi ito sa pag-inom noong unang nagka-boyfriend pa ito, pero tama lang ito kung umiinom. Alam ang kanyang limitasyon. Napag-isip-isip din niya, wala naman sigurong masama kung subukan din niyang uminom ng konti. Curious din kasi siya kung ano ba ang lasa ng alak. Sa buong buhay niya, hindi pa rin naman siya nakainom ng alak. Sige na nga, iinom na lang ako, pero konti lang ha, sabi niya naman sa mga ito. Tinagaya naman siya ni Jasmine sa baso. Nang ibigay naman ito sa kanya, ay kinuha niya ito at dalidaling nilagok. Gumuhit sa mukha niya ang pait at init nang nainom niya. Hindi siya komportable sa lasa nito, pero habang umiinom siya kanina, para bang nababawasan ang pagkakalutang niya at para bang may nagtutulak sa sarili niyang uminom pa ng uminom. Kaya naman habang walang malay ang dalawa niyang kaibigan na nag-uusap ay nilagok niya ang isang bote ng alak na nakapatong sa table na naroon. Siguro naman hindi pa rin naman siya malalasing nito. Ivana, wag! Malalasing ka na niyan. Si Cora yon nang mapansin ito ang ginagawa niya. Pero huli na ang lahat dahil marami na ang nalagok niyang alak. Hindi pa naman kaagad umepekto ang alak pero ramdam niya na ang lumilibot na paligid. Ano ba kasing problema niya? Bakit ba siya nagkakaganito? Bakit ba lutang siya? Di man niya aminin sa sarili pero nakaramdam siya ng sobrang pagkamiss kay Diego kahit na sa ilang araw na kasama niya lamang ito. Hindi niya lang alam bakit. Anong nangyari? Pero basta na lang niyang naramdaman iyon. Hindi niya talaga mapaliwanag ano ang nararamdaman niya. Basta ang tanging alam niya lamang malungkot siyang wala ang lalaki. Aaminin niya, wala siyang gusto para dito. Wala siyang ibang nararamdaman para dito pero may kakaibang pakiramdam talaga siya sa puso na hindi niya maipaliwanag at pilit niyang dinidiskubre kung ano yon. Ivana, sambit ng dalawa niyang kaibigan. May tinatago ka bang problema? Si Cora yon at talata sa mukha nito ang pagtataka. Wala naman, Cora, sabi niya at ngumiti ng peke. Klaro sa mukha niya ang peke nitong ngiti. Hindi problema ang dinadala niya. Hindi lang talaga maipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Namimiss ko lang kasi talaga siya. Hindi mapigil ang sambit niya at may namumuna ring luha sa mga mata niya. Hindi niya alam kung dala ba yon sa alak o dala yon sa naguguluhang emosyon niya. Basta hindi niya lang talaga maintindihan ang sarili ngayon. Ha? Sino, Ivana? Nagtatakang tanong ni Cora. Ganon din ang mukha ni Jasmine na may pagtataka rin ito. Hindi naman kasi sanay ang dalawa na umiiyak siya. Basta, namimiss ko talaga siya. Wala na siya sa katinoan dahil sa alak na nainom kanina. Parang ang hindi maipaliwanag na emosyon na naramdaman niya kanina, bigla na lang lumabas ng dahil sa alak. Namiss ko talaga siya, sabi niya ulit habang humihigbi. Lumapit naman sa kanya ang dalawang kaibigan niya, tsaka inalo ang likod niya. Ivana, baka lasing ka lang. Si Jasmine yon. No, hindi. Namiss ko lang talaga siya kahit sungit man siya, namimiss ko pa rin talaga siya. Para siyang bata nang humikbing muli. Lasing na ba siya? Hindi na niya mapansin ang katinoan sa sarili. Namimiss ko talaga siya kasi namimiss ko nga siya eh. Hindi ko alam kung anong dahilan. Natatawang sabi pa niya habang may namumuong luha sa mata niya. Siguro Jasmine, dito na lang muna siguro si Ivana matulog sa bahay niyo. Ako na lang muna sigurong uuwi ng mansyon. Ako na lang ang bahalang magpaliwanag sa nanay niya. Sabi ni Cora yon. Sige Cora, walang problema. Dito na lang muna si Ivana dahil mukhang nalasing ito. Eh lagukin ba naman isang bote ng alak? Ayan tuloy, kung ano-ano na lang sinasabi nito. Sagot naman ni Jasmine. Huwag mo kong iwan Cora. Hindi pa tayo tapos dito at saka hindi pa naman ako lasing eh. Sadyang namimiss ko lang talaga siya. Ivana, si Senyorito ba ang tinutukoy mo? Tanong nito. Si Senyorito? Ah, si Diego, yung sungit man, yung may weather-weather lang na ugali, siya ang tinutukoy ko. Nagkagwapuhan kasi ako sa kanya eh. Parang yung crush lang, pero hindi ko siya gusto ha, parang crush lang talaga. Pero di pa rin ako sigurado. Parang nagulat si Cora sa naging sagot niya. Ivana, totoo? Crush mo si Senyorito?
Hindi pa nga ako sigurado eh. Basta namimiss ko lang siya. Nasaan na ba kasi ang kasungitan nito? Sana tinira na lang niya ito sa mansyon para naman hindi ko to namimiss. Sabay nakakalokong tawa niya. Para kang tanga dyan, Ivana. Ngayon lang talaga kita nakitang ganyan. Natatawa rin itong sabi. Pero wala pa rin sa katinoan ang utak niya. O siya, mauna na lang ako, Jasmine. Huwag mo na siyang painumin sa Ivana pa. Baka may iba pa naman niyang pagkamisan dito. Dito mo na lang din yan patulugin. Akong bahala magpaliwanag dun sa nanay niya. Sabi naman ni Cora. Cora, iiwan mo rin ba ako? Mamimiss din kita. Sambit na naman. Nawawala ka ba talaga sa katinoan kapag nakainom ka ng alak? Kung ito lang talaga ang kahihinatnan niya sa pag-inom ng isang bote ng alak, sana hindi niya na lang ito ginawa. Hindi kita iiwan dito, no? Kung di mo lang tinunggayo isang bote ng alak kanina. Napatawa pa silang dalawa ni Jasmine na ikinasimangot niya. Hindi niya na matandaan ano pang ibang nangyari matapos nang umalis ni Cora. Nandito siya ngayon sa isang kwarto ni Jasmine sa bahay nila at papatulog na sana dito pero hindi niya na magawang makatulog. Lumabas siya kaya naman agad siyang sinilubong ni Jasmine. Uuwi na ako, sabi niya. Hindi, Ivana. Baka mapano ka sa daan. Lasing ka, oh. Tanging sagot naman ito. Namimiss ko lang siya, Jasmine. Hindi talaga ako lasing. Pagtatanggi niya na lasing siya kahit ang totoo nito, hindi niya na makita ang sariling katinoan. Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Matulog ka na kasi, Ivana. Pagkabukas, pagka hindi ka nalasing, iaate din kita sa inyo. Sige na, please, Jasmine. Kailangan ko talagang umuwi. Miss na miss ko na siya, pati rin ang mansyon. Pati si nanay, saka si Cora, at saka yung mga kasamahan kong kasambahay. Miss na miss ko na rin sila. Napailing to sa naging sabi niya. Gaga ka rin, no, kapag nalalasing. Kasama mo pa yung mga yon kaninang umaga. Napatawa na malakas si Jasmine sa naging sabi niya. Sige na, please, uwi mo na lang ako. Pag bumakaawa niya. O sige na, iyahatid na lang kita doon sa mansyon ninyo. Ikaw talaga, Ivana, ha? Huwag ka talagang uminom ng alak. Kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Yay! Salamat, Jasmine. Happy birthday. Happy birthday to you. Sabi niya sa nasasayahang tono. Huwag mo akong dinadaan dyan sa happy birthday to you mo. Halika na nga at iyahatid na lang kita. Sabi nito at saka inalalayan siya. Pagewang-gewang ang lakad niya at buti na lang talaga, nandito si Jasmine sa umalalay sa kanya. Alam niyang tutuksin siya ng mga kaibigan niya dahil sa mga naibulalas niya mga salita noong lasing siya, pero huli na ang lahat. He was in the mansion right now. Hindi siya mapakali sa dalawang simanang hindi niya ito nakita. Hindi niya alam why on earth he felt this way. It's like the feeling he had felt before started to wake up from its great slumber. Marahil tulog na ngayon ang dalaga dahil nasa alas 10 ng gabi nang umuwi siya dito sa mansyon. How he wished to see Ivana today. He really missed her so much. Sa ilang araw na kasama niya, ito'y parang nasanay na siya sa presensya nito. He doesn't care if she does not feel the same way at all. Walang ibang nakakaalam na dumating siya ngayon sa mansyon. Merong tunog ng sasakyan doon malapit sa gate sa mansyon na narinig niya. Who would it be? Baka siguro isa sa mga kasambahay dito sa mansyon na late nang nakauwi. Nag-doorbell to sa gate na naroon. He cursed silently. Wala pa namang ibang magbubukas noon dahil tulog pa ang kasambahay dito sa loob ng mansyon. Hindi pa rin to tumigil kaya't napilitan siyang lumabas at tumungo doon. Tao po, tao po! Sabi ng hindi pamilyar na boses ng babae. Iwan mo na lang ako dito, Jasmine. Kaya ko ng sarili ko, hindi ako lasing. Kilala niya ang boses nito. Ito ang boses ng babaeng nagpapaguro ng sistema sa utak sa loob ng dalawang simana. Babalik na lang siguro tayo, Ivana. Mukhang tulog ng mga tao rito. Bukas na lang tayo, babalik ulit. Dinig niyang sabi ng babaeng Jasmine na tinutukoy ni Ivana. Hindi, okay na ako rito, Jasmine. Huwag ka na mag-alala. Kaya ko ng sarili ko, salamat na lang sa paghatid sa akin. Hindi kita pwedeng iwan dito, Ivana, dahil lasing ka. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil binuksan niya ang gate ng mansyon nilang gawa sa bakal. Akay-akay ng di pamilyar na babae si Ivana. Halata sa postura nito na lasing ito. Si Ivana, lasing? She drink? Who are you and why are you holding Ivana? Baling niyang tanong sa babae. Ito siguro ang tinutukoy ni Ivana na Jasmine kanina. Isa po ako sa kaibigan ni Ivana, sir. Kilala niyo po ba si Cora? Kaibigan din po siya ni Ivana.
Narasing po kasi siya, sir, kaya sinasamahan ko na lang papunta rito. Sabi naman ito.